Petition for Reconsideration ang GMA Network kaugnay ng right to reply na nais ipatupad ng COMELEC ngayong darating na eleksyon. Apektado kasi nito ang paraan ng pagpili ng news organizations gaya ng GMA na mga balitang dapat malaman ng publiko. Narito po ang report ni Tina Panganiban Perez. Maraming bago ang balak ipatupad ng COMELEC para sa eleksyon 2013. Kasama rito ang right to reply. Dati na raw itong nakalagay sa mga alituntunin ng COMELEC, pero ngayon lang daw inilatag ang mekanismo para maipatupad ito. Sa Section 14 ng COMELEC Resolution 9615 na nagtatakda ng campaign guidelines, nakasaad na pwedeng sumulat sa COMELEC ang isang kandidato kung siya'y binatiko sa media. May 24 oras ang COMELEC para aksyonan at ipaalam sa media outfit ang reklamo. Ang estasyon, may 24 oras para raw ipalabas ang panig ng kandidato. Dapat lumabas daw ito sa parehong slot sa programa kung saan lumabas ang batiko sa kanya. This is something new. Like for instance, aking pinuna ang isang kandidato, aking tinuligsa. And para sa kandidato, that is most unfair. So, pwede kang mag-write to reply doon sa pumupuna o nagtutuligsa sa iyo. Kumbaga in the interest of due process. Pero nilinaw ng COMELEC na di sa lahat ng reklamo, papanigan ng komisyon ng kandidato. All complaints will be forwarded to you for your comment. But not all will be subject to a requirement give them that. The procedure is that we endorse this request for right of reply to the network itself, and then the network will be able to give its own response to it. Kada kaso, iba raw ang trato. Ang sabi ng COMELEC, baka naman kasi sinikap ng mediang kunan ng panig ang kandidato, pero ito mismo ang tumangging magkomento. Sumulat na ang GMA Network sa COMELEC para sabihing magkakaproblema raw sa right to reply provision. Malamang daw, maraming akusasyon ang ibabato ng mga kandidato laban sa isa't isa. Limitado ang oras sa pagbabalita at baka maubos lang daw ito sa demand ng mga kandidatong pagsalitain sila. Ang hinihingi ng GMA ay dapat palitan ng COMELEC yung mga rules na illegal or labag sa constitution o difficult to implement. Mas mabuti na para sa publiko at para sa mga networks na maliwanagan lahat itong mga issues na ito. Ang right to reply ay kinutsyon na rin sa COMELEC ng Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas o KBP. Ever since, ang position ng KBP sa right of reply ay naglalabag din sa karapatan natin sa media. Sabi ng COMELEC, pag-aaralan daw nila ang isyung ito. Tina Panganiban Perez, GMA News.